isa tayong mga kababa, mga katrips dito sa kabundukan ng Washington. Dito tayo sa Snoqualmie Pass kung tawagin, na pag nag-snow dito talagang hirap umakyat at pababa, kailangan mo talaga maglagay ng chain. Dito naman ay puro mga kakahoyan na to ang paintry hanggang sa Seattle na to, malapit na ang Seattle na 1 hour. Ito medyo mahapok dito, makita mo yung mga talagang fog na bumababa, mist ang tawagin. Ayan ay mga maliliit na waterfalls, marami silang nasa tabi-tabi lang. Ito yung pababa ng pababa, sa kabila ganun din mataas. Ayan, ito yung isang linya, yung isa naman sa kabila naman, walang salumuan to sa amin, isang one way lang ito, 3 lanes. And sumisirit lang yung SUV doon. Dito talaga magrabe talaga pag yung malamig, lalo na pag ganito. Hindi pa kasi mga ilang araw na lang ata natapos na yung yung winter, spring na, kaya ito yung mga hanapin dito ngayon. Nabubulaklak na, nagdadahon na yung mga kahoy, yung kulay parang red, lumalabas na yung mga buds niya. Kaya ibig sabihin niya na malapit na talaga yung spring, mga ilang araw na lang siguro sa mga katapusan ng Marso. Ayan siya, ito, sa baba na tayo. Kaya medyo mabilis-bilis na yung patakbo natin, speedboard. Trips, nandito na tayo sa border ng USA, Canada. Pupunta muna tayo doon sa US side sa custom para i-ano natin, papa stamp natin yung inbound na kargada natin galing sa Mexico. Kasi galing sa Mexico tapos sa America tapos Canada, kaya papatanggal natin yung inbound niya. Punta muna tayo doon. Okay. Dito na tayo sa my duty free. Pupunta tayo dun sa building na yun. Nakalagay, welcome to United States. Pag galing ka dun sa kabila, Canada na yan sa kabila eh. Yung dun, so may truck dun. Dito dadaan tayo mamaya dito sa duty free. Kasi allowed tayo bumili ng 1 liter na alak tsaka isang kahon na sigarilyo. Tapusin muna natin. Tapos babalik tayo dyan. Nakuha na natin yung papel na lagyan na ng stamp. Pasok na tayo dito sa duty free sa loob. Ito yung mga maraming mga babango kung gusto mong bilhin kahit anong klase. Pero doon tayo sa loob ng yung mga alak at sigarilyo. Ito pahit na ito kasi bawal dito na yun. Hello, hello mga trips. Sinundo ko na yung mga makina ko sa trabaho. Tapos gama kami ni Lord. Kaya nagtapon din kami nung ibang mga gamit na hindi na kailangan doon. Kaya sabi ko dumana tayo dito sa Chinese market dito. Kaya yun, mga pagkain namin puro ito mga Chinese. Tsaka yun, may Bootsy, may itong bread na to, tapos may Pepsi, tapos yung ang korsonada ni Joy, itong Chinese donut. Tapos may siupaw doon. Puro pagkain ngayon ang trip ko. Walang biyahe. Kaya yun, si ate naman, ito, kanya. Tapos si son. Ano ba yung sa inyo nakuha? Hindi nyo kakainin yan? Sa bahay na nyo kakainin? Ano, babe? I don't like eating them. Okay, I don't know. Kaya merienda lang muna. Ito, tea, at saka yung, ano, yung hot tea, at saka yung bubble tea na may hindi. Kaya yun. Medyo tahimik ngayon dito sa amin kasi nga, alam nyo na. So dito lang muna kami, nadaan. Kaya, that may sauce ba? Hindi ko alam kung may sauce yan eh. Wala talaga siya. Humingi ka dyan, oh, sauce dyan. Saan mo pinili yan? Bakit hihingi ka dito ng sauce? Ganon. Sige. Kaya, maya-maya, pagkatapos ng merienda namin. Magluluto pa ako to, may gusto kong lutuin. By next
weekend siguro makabalik na naman ako sa biyahe. Papunta ulit doon sa Arizona. Magkukuha ng mga gulay. Ito lang muna mga kaganapan, mga ka-trips. Okay. Yeah. Bye! Nakaganon talaga yung kamay.